yung Yolanda talaga. Yun talaga yung pinakamalakas na typhoon na naranasan ko. Malakas, mabangis, mapanira. Para siyang isang bangungot. Sir po sa amin bahay at saka yung ano palisdaan namin o yung bangka na natira na lang yung kasko na lang. Tapos nawala yung makina. Yung anak ko, nung nalaman niya ang physical namin na was out, umiiyak kasi naka-schedule ba yun ng pag-harvest namin, yun dapat ang igagasto ko sa kanya ba? Sus, ngayon na buka nag-Yolanda, hindi nakapag-iswala anak. May nagsigaw na mayalon, tumakbo kami ulit sa matataas na lugar. Tapos doon kami nabutan na sa taas. Yung tubig, napakataas na. Hindi ko malaman kung mabubuhay pa kaming lahat doon. Mahirap talaga, may pinto. Kikita mo, nahakbangan mo, patay. Halos matapakan mo, patay dito. Matutulog ka dito, may patay. Matakot ka pa man, anong magagawa mo, naandyan yung patay na yan. Nahakbangan, baliwala na lang. So yun, nandun kami dun sa pinakatiris nila sa taas. Ang tubig ang andito. Eh, inaakala ko na wala nang pag-asa. Sabi ko sa panganay kong lalaki, bahala ka na anak sa mga kapatid mo. Yung sinabi ng anak ko na, huwag nang tatalon. Eh, may pag-asa pa. Hindi ako tumalon. Well, of course, yung Yolanda, yung pinakamalaking natural calamity na started in the bansa. Talagang malaking challenge ang pinupang ito sa buong bahay natin. At yung ating maliit na opisina ay talagang nabagabag. Hindi lang nabagabag, talagang na-apektuhan sapagkat isa sa pinakamalaking sektor na na-apektuhan nito yung ating mga opisina. San Romeo is a third-class municipality with a population of about 60,000 people. Most of our barangays are by the water. So 16 are coastal. And so a lot of our people rely on our seas for their livelihood. We have a very high poverty incidence, 45%. So when Yolanda struck, you know, the most affected are really the poor. And so very devastating to our municipality, not only for their houses, but also for their livelihood. Ang fisheries po, alam nyo naman po, ang fisheries, yun po ang pinaka, isa rin po sa pinakamalaking nasalanta. But ngayon po, more than 30,000 na po ang naipamahagi na bangka ng ating kagawaran. Iba-ibang klase po itong intervention, meron pong may kasamang makina, meron pong wala. Pero at the end of the day, ang maisisiguro po natin, ito pong mga mangingisda natin sa kapaligiran ay nakakapanghuli na muli ng isda at na nakakapaghanap buhay. Sila po yung pinakamabilis na nakarecover. Kasi as soon as nabigyan mo ng bangka, nabigyan mo ng net, nabigyan mo ng panghuli ng alimasag, may hanap buhay na po sila. Through the Ahon initiative, we solicited support. We tapped the private sector so that they are able to contribute also in this rehabilitation. Maganda nito, nagamit natin yung pasilidad, yung galing at husay ng private sector. Yung kanilang kabutihang loob, nagamit natin. Hindi lamang nasa 7 milyong pisong halaga ng mga materyales ang ginamit at naitulong natin ng mga private sector, mga organisasyon. Doon sa mga tao para makagawa sila ng bangka. No? So, and then of course, you have the public funds. Ginamit din natin ang public funds. Higit na malaga, yung ambag mismo ng mga naapektuhan ng Yolanda. Sapagkat dito sa ginawa natin, hindi tayo nagkuha ng kontraktor para magbuo ng bangka. Yun mismo mga tao na nawala ng bangka, sila mismo buo na sila. So ngayon, ang bilang natin is over 31
over 30,000 boats, over 30,000 families supported. In terms of mga fishing gear and power, close to 25,000 units na ng of course, yung ating mga aquaculture support, nandun na rin yan. Nag-start na tayo ng ating mga marine culture parks, mga tayo ng cages. So, aside from the production side, of course, we're also working on the post-harvest support. So, meron din tayong initiative, halimbawa, mula sa bangka, we went to freezers. And then, of course, we are working now value-adding, kasama din yun sa ating programa. In fact, pinrioritize natin yung mga Yolanda affected area. Pagdating doon sa paglalagay ng ating mga tinatawag na ating fish landing. Sa fish landing, nalagay tayo doon ng halos bayan-bayan yan. Pero, so, nag-uumpisa na talaga at siguro ang target kasi ng ating ahensya, bago matapos yung 2014, halos konti-konti na lang matitira. Sobra-sobrang tulong ng BIPAR para sa pamilya ko. Nagkadak yung baluto, saka ang hanap buhay ko, okay. Dire-diretso na. Hasta yan na. O, dako kayo, salamat sa Ahon. Oy. Salamat talaga dako sa Ahon nga niabot kay ubay-ubay yung mga pamilya nga natabangan sa Ahon. Kay paghuman sa Yolanda, murag tanaw na may mong makita diri sa mga tao, murag halos naghilak ang tanan. Pero natabangan mi sa Ahon, inanin na nami ka panagatan, umurag na yung balik ko ka lagsik ako nga kaubang nagatay sa eh, talagang maligaya ako sa akin lang, talagang tuwan-tuwa ako. Gusto ko mibalik yung dating buhay namin. Akala ko, yayaman na kami noon eh. Isang arbis ko lang, maniwala ko hindi. Kumita ko ng 50,000 sa loob ng 4 na buwan. Kayo inaasahan ko talaga yung anak ko magkakapagtapos ng kuleyo. Kayo nag-umpisa na ako, meron akong 8 kids. Dahil meron akong natanggap na award ko sa BIPAR. Yun ang inaasahan namin kasi nakapag-aral ako ng 5 kong anak tapos ang 4 tapos na. Pasalamat kami sa yung binigay lahat na tabang sa BIPAR. Masasabi ko sa Ahon, talagang malaking tulong sa amin. Una't una, iyon talaga ang nakapagbigay ng hanap buhay sa amin. Simula nung bagyo, ilang buwan lang, 2 yata o 3, nakakapaghanap buhay na kami. Bago bumagyo, dahil wala pang bagyo ni Yolanda, nagtatanim na ako, nakadalawang harvest ako. Tapos ngayon, simula nang bumagyo ng Yolanda, bali pangalawa ko na ito. Ito, talagang tinututukan ko ito. Itong pagtatanim ng buso, tutok na tutok ako dito. Marami pong salamat at malaking tulong yung naibigay niyo sa amin. Mula sa bangka hanggang doon sa guso, malaking tulong na rin. Makabenta rin ng para pang konsumo. At lalo na sa pang-araw-araw na pangailangan, tulad ng pag-aaral ng mga anak namin, so isa rin yan na napakalaking tulong sa pang-araw-araw na pangailangan. Tsaka sa pag-aaral nila, mabigyan din sila ng magandang kinabukasan. Sa tungkol sa paghanap buhay, sir, ang nakapagtulong ng paghanap buhay namin unti-unti ang pagbibigay ng mga materyales na galing sa ahensya. Una, na natanggap din namin kagad ang itong materyales na galing sa BIPAR. Ito'y malaking tulong na ibinigay sa amin dito sa isla namin, sa isla ng Panangatan. At pangalawa, ang hinintay pa namin sa hanggang ngayon, yung nga makabalik kami pagpundar o makapagtanim kami ng guso, yung pangalawang bigay naman ng BIPAR na ibinigay nila na pampuhunan para pangguso. Malaking may tutulong nito, sir, ang
ang pagtanim ng guso. Dahil una, sa alam ko lang, marami na ang nakapagtapos ng maraming nakapagtapos ng pag-aaral tungkol sa guso, sir. At pangalawa, sa side ko lang, sir, parang malaking maitulong ang pagtatanim ng guso. Dahil papaano, parang hindi ka maubusan ng pagkain. Dahil kung walang income sa lahat, pwede naman na makaharvest ka ng guso at ipagbinta mo. I'm very grateful to BFAR, the Department of Agriculture, because one of the main problems good is livelihood right after Yolanda, you know. And now, with the help of BFAR, they were able to distribute here in our municipality, San Romeo, over 170 pump boats. Aside from repairing, also about over 100 pump boats also. The vision really is for us to work together. Work together so that at the end of the day, you know, whatever happened in Yolanda is not going to be forgotten, but this will lead to a better fishery sector. Siyempre, ang gusto natin mangyari kahit na tinamaan tayo, ito dapat yung magpalakas sa atin. And I think we now know and we can fully appreciate the strength of our sector. Dahil malakas sila, kailangan lang natin bigyan ng tamang suporta para lalong-lalo pa nilang magawa yung dapat nilang gawin. And that is to produce more fish, more products for our people. Huminahon ka, hangin, pahinga muna. Taong bayan ay narito, daladalay mga pangka. Salamat, BFAR! Buhay ay tuloy-tuloy, dumadaloy-daloy. Taong bayan ay narito, daladalay mga pangka. Ahon na, ahon na, panibagong simula. Taong bayan ay narito, taong bayan ay narito. Dalay mga bangka. Salamat, BFAR. Salamat, BFAR. Salamat, BFAR. Salamat, BFAR. Salamat, BFAR. Salamat, BFAR. Pagmasdan ng kalikasan, diwa niya'y bigyang daan. Taong bayan ay narito, daladalay pag-asa. Pagbabago ng panahon na hamon sa atin ngayon. Taong bayan ay narito, daladalay pag-asa. Salamat, BFAR. Salamat, BFAR.